may break college. Okay, sa simulation. Para sa katayunin ng mga aral. Ipapatupad na. Magdapat marka sa Creative Thinking Assessment ng Bansa, hinahanapan ng solusyon. Unang may talang few figures sa Pilipinas, galing sa mga hayop. DepEd, nahihirapan maghanap ng higit 4,000 kuna na Sa GC. At 1% ng mga Pilipinong interesado sa balita. Bumato pa. Sa balita at kalaman, konektado ang kabataan. Upang ang kwentong trending at takot, tiyak kami ay nakatuto. Tara na ating alamin bawat anglo ng kwento. Magpapahuli, kumonekta na sa programang paborito. Magandang araw, Pilipinas. Maayong adlaw, Carcar City. Ito si Antonio Herrero. At Verity Banyang, maghatid sa inyo ng mga balita sa mga oras na ito. Inaatasan ang lahat ng pribadong higher education institutions na huwag maningil ng entrance exam fees sa mga graduates o graduating students. Pero, mayroong requirements na nararapat ang pituhin. Dapat natural-born Filipino citizen at mula sa top 10% ng graduating class ang mag-aral. Dapat din ay mula sila sa pamilya na walang kakayahang kustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala, kung creativity ang pag-uusapan, tiyak na talo ang Pilipinas. Sapagkat base sa pinakabagong datos ng PISA, ang bansa ay kumalawa bilang nakakuha ng pinakamababang marka sa Creative Thinking Assessment. Para sa kalanggagang detalye, narito si Evelyn Morada. Pinigyang diin ng isang eksperto ang mga nagiging dahilan na nagresulta sa mababang marka sa nasabing test, kagaya na lang ng hindi paglaan ng data ng oras upang mahasa ang aspeto nito ng mga mag-aaral. Kaya ayaw naman kay House Basic Education Committee Chair Congressman Ramon Romualdo na kung mais sa katuparan ang bagong programa ng pag-curriculum ay tiyak na magiging isang mabuting hakbang upang mapabuti ang resulta ng makukuha ng bansa sa mga susunod na sa test. Sa ngayon din, adala pa ang ahensya sa pagdalakay kung paano nga mga resolba ang problema nito ng bansa. Ito si April Morada, nagkoconnect up para si Campus Connect. Nagdulot ng takot sa mga Pilipino ang ulat ng Bureau of Animal Industry na mayroon ng unang kaso ng Q fever sa bansa, lalo na't galing ito sa mga lagang hayop. Napagalaman din na ito ay nakakahawa sa mga tao kapag nakalanghap ng contaminated dust. Ilan sa mga sintomas ng sakit ay lagnat, nakakaramdam ng dilaw at sakit ng katawan. Unang Q fever, basay sa ulat ng Bureau of sa susunod. DepEd na hihirapan maghanap ng may higit 4,000 walang kwalipikadong guidance counselor. At 4% ng Pilipinong interesado sa balita, bumaba. Ayon. Abangan sa pagbabalik ng Campus Connect. Interesting.
ng sahod na mamagagawa ng ito na 15 to 35 years old. Kailangan ng guidance counselor sa Pilipinas, napipilitan ng ibang paaralan na ibigay ang titulo sa ibang guro upang pumalit sa posisyon at tugunan ang mga kaso ng bullying. Para sa karagdagang detalye, narito si Chris Puglede. Nahihirapan maghanap ang Department of Education ng higit 4,000 kulang na kulipikadong guidance counselor para matugunan ang pagtaas ng bullying cases sa mga paaralan. Naitala sa taong 2018 to 2019 ang pinakamadaming kaso ng bullying sa bansa na umaabot ng 21,521 cases na tinaguri ang pinakamataas na kaso sa isang taon mula noong taong 2014. Kung kaya't napipilitan ang ibang paaralan na bigyan ng guidance counselor title ang ibang guro upang mabigyan ng pansin ang mga estudyanteng nakakaranas ng bullying at mental health issues. Ito si Chris Cobrete, nagkukonekta para sa Campus Connect. Crisis para sa buong bansa ang itinalabas na bagong digital news report kung saan maraming Pilipino ang nawawalan ng interes sa mga balita. Para sa buong detalye, narito si Mac Gilbero. Naitala sa survey ng Annual Digital News o DNR na mahigit 46% ang mga Pilipinong interesado sa mga balita kumpara sa 52% noong nakaraang taon. Sa kabila nito, mananatiling tayong nakatutok sa mga balita at higayatin ang mga susunod na henerasyon na mas bigyang pansin ang mga problema na kinakaharap ng ating bansa dahil labis itong nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito si Matt Gilbero, nagbabalita para sa Campus Connect. Maraming salamat, Matt. Partner, alam mo ba na dito sa Carcar City ay masusuyapan natin ang nakaraan at mayamang kultura ng Pilipinas? Tama ka dyan, partner. Kaya binansagan itong Heritage City of the South dahil sa historical structures at traditional Filipino food na bidang-bida dito sa Carcar. Talagang espesyal ang NSPC 2024 dahil mahihikayat ang ating mga young journalists na pagkilingin ang magandang kultura ng ating bansa. Kaya sa ating mga campus journalists, huwag kalimutang isaisip ang diwa ng pagiging makabansa dahil ito ang nag-uugnay sa atin tumog sa isang masaganang kinabukasan. At yun ang mga balitang kumukonekta sa atin sa araw na ito. Muli, ito si Antonio Herrero. At Verity Bayang, mananatiling konektado dito sa programang paborito. Ang Campus Connect! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw, Pilipinas! Maayong adlaw, Carcar City! Mabuhay ka!